Hi everyone! I am Ma'am PC at kung hanap mo ay madaling accounting tutorial, nandito ka sa tamang channel because we will make your learning easy. Alright, so in this video, we will continue our discussion about adjusting journal entry series under the subject Fundamentals of Accountancy, Business, and Management, which means para to sa mga beginner and gusto ng refresher. But kung gusto mo ng medyo mahilab-hilab na example, try mo sa kabilang channel. Charot! So, let's have a recap about the kinds of adjusting entries in accounting. First, we have deferrals, accruals, and then yung pag-uusapan natin today, bad debts, or yung tinatawag din na doubtful account, and lastly, depreciation. So, bad debts or doubtful account, yan yung term para sa mga accounts na hindi mo na makolekta. At wala ka ng chance para makolekta yung mga accounts na yun. Before we start, tanungin ko muna kayo, nagpautang na ba kayo ng hindi kayo binayaran? Yan. Init-init yung topic natin. So, may mga pinautang na ba kayo na hindi kayo binayaran? So, di ba napaka, sakit naman nun. Pera mo naman yung kinukuha mo, hindi mo makuha. Kaya ako, di na ako nagpapautang. Bukod sa wala akong ipapautang, ayoko nang naniningil. Siguro utang na loob. Yun lang naman ang meron ako. Utang na loob. Alright. So, let's define what is bad debts or doubtful accounts. These are losses. Pag sinabing losses, lugi. Ibig sabihin yung pera mo nawala. Nawala sa company. Yung pera ng business mo ay nawala. Due to some certain reason. But particularly, dito sa bad debts or doubtful account, nagkakaroon ka ng losses dahil may accounts ka na hindi mo makolekta. These are losses due to uncollectible accounts. Ibig sabihin ng uncollectible accounts, yan yung mga pautang mo na hindi mo makolekta, hindi mo makuha due to some certain reasons. And later, iisa-isahin natin yung mga possible reasons kung bakit hindi ka makakolekta. Before that, i-introduce muna natin si pro forma. Yan. So, yung pro forma natin, lagi naman, pag date, yung date ang tinatanong, kapag adjusting entry, lagi ang date natin ay yung cut-off date. Yan, kung ano man yung cut-off date niya. Kung calendar year siya, automatically, December 31. Pero kung fiscal year, kailangan pa nating mag-count or mag-compute. Ang debit natin ay debit bad debts expense. And ang credit natin ay credit allowance for bad debts. Bakit ang bad debts or doubtful accounts ay madaling gawan ng adjusting entry? It's because kung ano yung pro forma niya, kung ano yung pangalan ng account title sa pro forma, yun lang din ang susundin mo. Hindi mo na siya iibahin. Hindi ka na mag-a-analyze ano bang transaction, ano ba yung involved na account, ano ba yung papangalan ko, ano ba yung i-rename ko, ano ba yung sa-substitute ko. Wala nang ganun. So, ang gagawin mo na lang, you just copy the account title as is. So, lagi ang debit natin ay bad debts expense, ang credit natin ay allowance for bad debts. So, trivia, ang pronunciation po dyan ay debt, silent P, debt, parang patay, debt. So, here are some certain reasons for bad debts. Bakit hindi tayo nakakakolekta ng mga pinautang natin? First reason, debtor loss capacity to pay. At yan yung pinaka-common ngayong panahon ng pandemic. Kasi yung mga nangutang, nawalan sila ng capacity to pay dahil maraming nawalan ng trabaho due to pandemic. Kasi ang bagal ng galaw ng ekonomiya natin ngayon dahil maraming tao ang hindi nakakalabas ng bahay. So, bumagal ang produksyon dahil may mga empleyado na hindi makalabas ng bahay. May mga empleyado na natanggal sa trabaho dahil kailangan magbawas dahil nasa panahon tayo ng crisis. So, kapag ang nangutang sa'yo ay nawala ng capacity to pay, kahit baligtarin mo pa yan, wala kang makukuhang pera sa kanya.
At kaya isa din yan sa naging reason, kaya si Home Credit at iba pang company na nagpa-loan or nagpapa-loan ay nagbigay ng grace period doon sa first month ng lockdown natin. Second reason, customer is not willing to pay. Pay rather. Customer is not willing to pay. So, yan yung pinaka masakit na dahilan kung bakit ka hindi makakolekta. May capability and capacity naman yung nangutang sa'yo na magbayad. Ang problema lang, ayaw niyang magbayad. Diba? Yun yung pinakamasakit dun. Hinahabol mo ngayon yung para sa'yo at sa'yo naman talaga. Hindi mo makuha kasi ayaw niya. Ayaw niyang magbayad. May pambayad naman siya, ayaw niyang magbayad. So, yan yung mga taong nasa purgatorio pa lang. May intention na. Nabubuhay pa lang, may intention na. So, pag yung tutularan yung mga ganyang tao, mga balasubas, walang pinapatunguhan yung mga ganyang tao, hindi sila yumayaman. Kaya lagi kayo magbabayad ng utang, ha? Third one, customer cannot be located anymore in the designated address. So, nung una, kapag pumunta ka sa bahay, nandiyan pa siya. Pangalawang punta mo, nandun pa siya. Kaya lang pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, hanggang pang-sampu. Wala na siya sa bahay, hindi mo na siya malocate. So sabi ng mga kapitbahay, hindi na umuwi dyan. Sabi naman ng ibang kapitbahay, walang nakatira dyan. At sabi naman nung nandun mismo sa bahay, nakasamahan sa bahay, hindi namin niya kilala. So, yan yung mga nangutang sa'yo na hindi nag-update ng profile. Ikaw naman, wala kang ibang magawa, kundi maghintay. Maghintay na balikan. So, minsan talaga hindi ka naaasa. Kaya i-consider mo na siya as bad debts or lugi, loss due to uncollectible account. And fourth one, ito yung pinakamalungkot. Your customer, your client, your debtor dies. Namatay. So, paano pa ba sisingilin yung patay? Eh, patay na yun. And besides, kung tama ang naaalala ko sa klase namin sa obligation and contract, ay kapag namatay daw ang isang taong may utang, naka-waive na lahat ng utang niya. So, wala na siyang obligation to pay dun sa pinagkautangan niya. Pero, maswerte ka kung yung family nung namatay ay nangako na sila na yung magbabayad. Pero hindi siya required. Kumbaga, abuloy mo na lang yun sa namatay. Para mas maintindihan natin, magbigay tayo ng example. Example number one, accounts receivable shows a balance of 100,000 pesos. It is estimated that 8% of this is uncollectible. Give the adjusting entry on December 31st, 2018 for the provision of the estimated uncollectible account. First step, i-highlight muna natin yung important event. And then, i-analyze natin yung transaction. Halimbawa, kayo yung may-ari originally nung 100,000 pesos. And then, ako yung nangungutang sa inyo. Si Ma'am PC ay nangungutang sa inyo ng 100,000 pesos. Then, sabihin natin, pinautang niyo ako. Kaya lang, malapit na ang cut-off period. Malapit na ang adjusting entry, paggawa ng adjusting entry rather, December 31, 2018. Sabi mo, ay yung 8% nung pinautang ko kay Ma'am PC, feeling ko hindi ko na makokolekta. Kasi ganito yun eh. Ganito yung babaeng yun eh. Kaya yung 8% nung pinautang mo sa akin, you will consider that as bad debt. So estimation mo lang naman yon. Take note, ang bad debt po ay estimates. Estimation. You're just estimating na 8% ng pinautang mo sa akin, hindi mo na makokolekta. So, gawa natin ng adjusting entry following the pro forma. But before that pala, we have to compute first, magkano ba yung exact amount ng ine-estimate mo. Kung 8% ang ine-estimate mo na hindi mo na makokolekta sa akin, magkano yung 8% nung 100,000 pesos na pinautang mo sa akin? So, para makuha natin yan, 100,000 multiplied by 8%, so we will get 8,000 pesos. Which means, yung 8,000 pesos na yan, you are estimating, iniisip mo na hindi mo na siya makokolekta sa akin. So, that's due to some certain reasons, katulad ng mga nabanggit ko kanina, yung apat. Huwag naman yung panghuli, ayoko pa pong mamatay. So, pwedeng
pwedeng wala akong, hindi ako willing magbayad, pwedeng nawalan ako ng trabaho, or pwedeng hindi mo na ako malocate sa address na binigay ko sa'yo. Kaya ine-estimate mo na yung 8,000 pesos ay hindi mo na makokolekta. At kapag ganun na yung estimation mo, gagawa ka ng adjusting entry at the end of accounting period. So, let's follow the pro forma. Debit, bad debts, expense, credit, allowance for bad debts. So, yung cut-off date natin ay December 31. Ang debit natin, kakopy lang natin yung term niya. And ang papalitan lang natin dito lagi is yung amount. Dahil lang na-compute natin kanina ay 8,000, debit, bad debts, expense, 8,000 pesos. Credit, allowance for bad debts, 8,000 pesos. So, yun ang ating adjusting journal entry para sa transaction na to. Galing naman! Example number 2. Accounts receivable shows a balance of 100,000 pesos. Ganun pa rin. It is estimated that 8% of this is uncollectible. Allowance for bad debts per general ledger has a balance of 1,000 pesos. Give the adjusting journal entry on July 31, 2018. Ganun pa rin yung computation. Ang pinagkaiba lang this time, meron siyang allowance for bad debts. Ibig sabihin, ahead of time, naglaan na siya ng 1,000 pesos sakaling hindi siya makakolekta. So, bababa yung ine-expect mo na hindi mo na makokolekta. Let's try. So, let's compute muna yung kung may, ang pinautang mo ay 100,000 at 8% nun ay ina-assume or ina-estimate mo na hindi mo na makokolect. Therefore, ang total estimation mo ay 8,000. So, 8,000 hindi ko na makokolect kay Ma'am PC. However, mayabang ka. Nag-ready ka na ng allowance for bad debts na 1,000 pesos. Sabi mo, nag-ready na ako ng 1,000 sakaling hindi niya ako mabayaran. So, magkano na lang ngayon yung ipoprovide mo para makover yung 8,000 pesos na loss mo? So, i-minus mo lang yung allowance for bad debts. So, ang ipoprovide mo na lang na additional allowance for bad debts ay 7,000 pesos. Kasi meron ka ng 1,000 nung nakaraan na hinanda mo. English pa kasi. So, yung 7,000 na lang ang ating ere-record. So, let's do this. Ang cut-off date natin, nakalagay sa problem, it's July 31, 2018. At ang debit natin, i-copy lang natin yung account title. Bad debts expense, 7,000 pesos na lang. Dahil meron kang allowance for bad debts na 1,000 pesos ahead of that transaction. Credit, allowance for bad debt, 7,000 pesos. So, galing. So, this is the adjusting journal entry for this particular transaction. Galing naman yung estudyante natin. Example number 3. Accounts receivable and its corresponding allowance have balances of 229,000 pesos and 5,000 pesos respectively. It is estimated that 7.5% of this will be uncollectible. Give the adjusting entry on June 30. And those are the important given, which means yung magkakulay na yellow, si 229,000 pesos, yun yung accounts receivable. While yung allowance for bad debts ay 5,000 pesos yung balance. Now, aside from that 5,000 pesos, you are estimating na yung pinautang mo na 229,000 pesos, 7.5% nun ay hindi mo na makokolekta. That's why gagawa ka ngayon ng adjusting entry for that bad debt. Yan, computein muna natin. So, kuhanin natin yung 7.5% ng 229,000 pesos and we will get 17,175. And that amount, yan yung ina-estimate mo na hindi mo na makokollect from this transaction. However, prepared ka na naman. Prepared ka sa halagang 5,000 pesos rather. So sabi mo, so hindi ko na makokollect siguro yung 17,175. Pero ready ako. May 5,000 ako na allowance. Magkano na lang yung kailangan mong i-prepare to cover that bad debt's expense? So, ima-minus lang natin siya, isusubtract lang natin siya.
At ang ire-record na lang natin na additional allowance for bad debts is amounted to 12,175 pesos. So let's use the pro forma. Thank you so much, maring pro forma. Ang date natin is the cut-off date, which is June 30. Ang debit natin at ang credit natin ay hindi babaguhin ang account title. Bad debts expense, 12,175 pesos. Credit allowance for bad debts, 12,175 pesos. Bakit po hindi na ni-record yung 5,000? Bakit po kulang ng 5,000? Kasi nga, meron ka nang nakaprepare na 5,000 pesos ahead of time as allowance for bad debts. So, ang gagawin mo, dadagdagan mo na lang yun. Ano, malinaw ba sa atin yan? Napakagaling naman. Last example, the fourth one. Bad debts are computed as 5% of accounts receivable. The outstanding accounts receivable on December 31 amounted to 150,000 pesos and the allowance for doubtful accounts before adjustment has a balance of 2,100 pesos. And those are the important given. At computin muna natin, magkano ba yung ina-expect mo na allowance for bad debt for this transaction? So, let's assume na nagpautang ka na naman. Ako na naman yung pinautang mo. So, ang balance ko pa sa'yo ay 150,000 pesos. But, pagdating ni cut-off date, December 31, nisip mo na naman, ay, si Ma'am PC, yung 5% nung balance niya sa akin na 150,000, hindi na niya mababayaran yan. Kaya re-record ko na yan as bad debts. So, magkano ba yung 5% ng 150,000? So, 150,000 multiplied by 5%, we will get 7,500 pesos. So, you are assuming, you are estimating, para hindi ka na masaktan, yung 7,500, iniisip mo na hindi mo na makokolekta from me, which is your debtor, yung na nangutang sa'yo. Pero, prepared ka. Prepared ka. Yung allowance for bad debts mo ay nagkakahalaga pa na 2,100. Ano po ba yung allowance for bad debts? Yung allowance for bad debts po, yan yung allowance, yun yung amount of money na hinahanda mo, pine-prepare mo na ahead of time sakaling hindi ka mabayaran ng nangutang sa'yo. Halimbawa, estudyante ka. Estudyante ka, sabihin natin na today is Monday. Tapos sabi sa'yo ng classmate mo, classmate, pa-utang naman ako ng 100 pesos. Pinautang mo na 100 pesos. Mabayaran ko eka sa Friday. Ay, Bulacan, eka. So, sabi niya, huwag ka na magbaon sa Friday. Babayaran ko yung utang ko sa'yo, 100. Pero dahil ikaw, wala ka masyadong tiwala dun sa classmate mo. Walang masyado, konti lang. Nagbaon ka pa din. Nagdala ka pa rin ng pera noong Friday, sa dadating na Friday. At ang tawag dun sa pera na dadalin mo, ay allowance for bad debts. Meron kang allowance sakaling hindi ka bayaran ng classmate mo, at least meron kang extra na pera. Meron kang allowance sakaling hindi ka mabayaran. So yun po yung allowance for bad debts. Yung amount ng money na hinahanda mo ahead of time sakaling hindi ka makakolekta. So kung meron kang allowance for bad debts na 2,100, magkano na lang yung kailangan mong i-prepare or i-add doon sa allowance na yon to cover the 7,500 bad debts. So, i-subtract lang natin and we will get 5,400. At yung amount na yon ang gagawa natin ng adjusting entry. And here's the pro forma. Again, ang cut-off date natin ay December 31. The account title for debit and credit will not change. Debit, bad debts expense, and the amount we have computed a while ago, 5,400. And credit, allowance for bad debts, 5,400. Yay! Napakagaling naman. So, that's the end of my discussion for bad debts or allowance for bad debts and as well as doubtful accounts. So, isa pang trivia para hindi niyo ako makalimutan. Kung ang tawag sa utang na hindi makolekta ay bad debts, ano naman ang tawag sa tao na hindi mo masingil sa utang? Ang tawag dyan ay bad friend.
Yun lamang. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming YouTube channel. Kung gusto nyo pa ng basic accounting video tutorial, subscribe na sa aming channel and refer us to your friends, to your classmates, lalo na yung mga hindi nakapag-enroll ngayong season of pandemic, because I believe that learning should not stop, and we are in this together because we learn as one. Once again, I am Ma'am PC, and thank you so much sa aking video editor, Lance Mendoza in the house. And hanggang sa susunod naming video, ciao!